Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos na buhay. At muli po tayong nagsama-sama para po sa araw po na ito. At ngayon po ang kauna-unahang linggo po. Ito po ang buwan po ng September po na ito. At pagbati po ng bawat isa po sa atin sapagkat sumilip na po, no? Official lang sumilip, no? Ang September po. So ibig po sabihin po ay mga ilang panahon na lang yung inaantay po ng marami. Walang iba po yung kapaskuhan, pero bibilis na po ang mga panahon sa mga susunod po na mga araw at mga linggo. Kaya ngayong araw po na ito ay isang napakaganda po na pag-aaral ang inihanda na naman ng ating Panginoon upang sa ating ikatututo, sa ating ikalalago at higit lalo para po sa ating pong nalalapit na paghahanda po para po sa napakalapit na pagbabalik ng ating Panginoon Jesu Kristo. So purihin po ang ating Diyos na buhay, samahan po ninyo ako sa panimula po na ito ng pangunalangin na tayo po hihingi ng patnubay at gabay sa ating Panginoon. Mapagpalang Ama, sa oras po na ito, kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pong kasalanan. Inaanyayahan po namin sa oras po na ito, ang patnubay, gabay ng iyong Espiritu Santo sa aming pong gagawing pag-aaral at pagsisiyasat sa iyong banal na salita. Pahintulutan mo, mapagpalang Ama, sa bisa ng Espiritu po ninyong banal ay inyo pong kausapin ng lahat ng mga manonood, Panginoon. Maging ang mga anak po ninyo na kasama po namin, Panginoon, sa pagpupuri, pagsamba, at ngayon sa pag-aaral po na ito, kami po, Panginoon, ay muli mong kasihan ng iyong Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon, at kayo na po ang siyang umabot maging sa amin po mga bisita, sa amin po mga subscribers, sa amin po mga kaibigan, sa bawat iglesia, Panginoon. Kayo po ang siyang magpatibay, Panginoon, ng kanilang pananampalataya at ikaw din, Panginoon, ang siyang magpaunawa ng katotohanan na ito ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, basbasan mong bibig ng iyong alipin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the name of Jesus. So purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y bumasa po sa salita ng ating Panginoon para po sa ating pag-aaral para sa araw na ito. Taken in the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 64 up to verse 67. Deuteronomy, chapter 28, verse 64 to 67. Then the Lord will scatter you among all nations from one end of the earth to the other. There, you will worship other gods, gods of wood and stone, yun, grabe, which neither you nor your ancestors have known. Among these nations, you will find no repose, no resting place for the sole of your foot. There, the Lord will give you an anxious mind, eyes weary with longing and despairing heart. You will live in a constant suspense, filled with dread both night and day, never sure of your life. In the morning, you will say, if only it were evening, and in the evening, if only it were morning. Because of the terror that will fill your hearts and the sights that your eyes will see. And also in the book of 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to verse 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, pride, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, yun, grabe, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Yan, no? At pagpalain po ng ating Panginoon ang kanya po mga salita, no?
And once again, greetings in the name of our Lord Jesus Christ, the one and only true God, our blessed hope, and welcome to Jesus Christ, One God, One Gospel Church online service, no? So, in our series po na ito, which is the title, no, The Indispensable Guide to the Biblical Prophecy of the End Time, we have covered a lot of subjects, no? In fact, no, ito na po ang siyang ating pong natalakay, no? Let me show you kung ano-ano na po ang siyang ating pong napaksa, okay? Now, una po, the heartbreaking cancel culture about Bible prophecy last June 5. Next is no to Bible prophecy. Third subject po natin in part 1 po, last June 26, ng exploring the different types of Bible prophecy, part 1, part 2. Ayan. And then next po is another part 1 and part 2, the subject understanding God's prophetic word, no? July 10 and July 17. And then we have this 3 parts po, no? The different interpretations about the second coming of Jesus Christ, no? Part 1, part 2, and part 3. We started last July 24, July 31, and August 7. And then we have this another part 1 and part 2, no? And the undeniable proofs of Jesus' return, no? Last August 14, and then part 2, August 21, the undeniable proofs of Jesus' return. And then, ito na po yung last na tinalakay po natin, no? Nakaraang linggo lang po, the third part, no? The undeniable proofs of Jesus' return. And today, our subject po, another na naman, no? First part, no? We have this title po, The Future is Here. Ayan, praise the name of Jesus. So, purihin po ang Panginoon, no? Sige, Aror, marami sa inyo nagtatanong, bakit parang ang hilig mag part 1, part 2, part 3 ng pastor, no? Okay, ang kadahilanan po dyan, kaya po natin magagawang part 1, part 2, part 3, because pwede naman natin pag-aralan po yan, no, ng isang balsahan. Kaya lang po, mas mainam na ating mabusisi po. Kaya hindi ko na po talaga pinipilit na isang subject o isang paksa lang ang siyang talakayin po natin. Mas maganda po na ating pong mahimay ng todo po yung ating pong mga pag-aaralan po na yan. And because of this, no, sa ating pag-aaral po na ito, no, na part 1 po, na subject po natin, The Future is Here, How the Biblical Prophecy Unfolded in Our Modern Time. Ito po ay may dalawang part, and promise po, after po ng part 2, the entirety of this series po ay atin na po itong wawakasan. Tandaan po ninyo, no? Ganyan po talaga, may katapusan po ang lahat ng bagay. So for today, we are about to explore, no, regarding po ito po, how the biblical prophecy unfolded in our modern time. Parang i-connect po natin to sa panahong pangkasalukuyan. Paano nangyayari po yan? Ating pong titignan po, ano po ang sinasabi nito pong mga salita po na ito ng ating Panginoon na siyang ating aalamin at pag-aaralan, paano po natutupad sa pangkasalukuyang panahon. Dito po sa tinatawag na makabagong panahon, ito pong mga propesiya o ang mga inihula dito po sa tinatawag na salita ng Panginoon magmula nung lumang tipan at pati po dito hanggang sa makarating po dito sa bagong tipan. So now let's get started, no, at pag-aralan po natin. First, let's talk about Israel and the Bible prophecy. Israel and the Bible prophecy. Now, concerning prophecy, alam po ninyo, hindi na po maihihiwalay ang bansang Israel pagdating sa pag-uusap o usaping propesiya. Hindi na po pwedeng mahiwalay ang bansang Israel. In fact, no, majority po ng prophecy po dito po sa salita ng ating Panginoon, it always connected and it always concerns with Israel. Now, talking about this Israel, there are 4 significant end-time prophecies about Israel na na-fulfill na po. So, let's talk about the fulfilled 4 significant end-time prophecies about Israel. The fulfilled 4 significant end-time prophecies about Israel. Okay, 4 po ito na mahalaga po na ating maunawaan. Ano po itong 4 po na ito na mahalaga, importante, no, na propesiya na inihula ng salita ng ating Panginoon na nagkaroon na po ng tinatawag na katuparan dito po sa bansang Israel. So una, ano po ito?
First is the worldwide dispersion of the Jews. The worldwide dispersion of the Jews. In some term, tinatawag po itong dispersion or diaspora, kung tawagin nga po, no? In Deuteronomy chapter 28 verse 64, ito po yung prophecy po regarding po dyan, no? Deuteronomy chapter 28 verse 64. Then the Lord will scatter you among all nations. Ayun na, grabe. Dito pa lang sa bukana eh. Fulfilled na eh. The Lord will scatter you, the Israelites, among all nations. Nangala po sa buong mundo, sa buong bansa po ang mga Hudyo po. Kaya nga po meron nga po no, na tinatawag po, sandali lang, no, medyo paliwanag ko lang para maunawaan ninyo. Sa pangangala po ng mga Hudyo po, mapupuna po ninyo lahat ng bansa. Eh, parang Pinoy din po yung mga Hudyo po. Kahit saan eh. May makikita kang Pilipino, no? Ganyan din po yung mga Hudyo po na yan. Kaya nga kita ninyo, may mga Hudyo na tinatawag dahil sa kanilang pangangalap, merong tinatawag na German Jews, Russian Jews, meron po mga tinatawag na Australian Jews po na yan. So, Ukrainian Jews, no? Ang dami po, meron pong nangalat sa Europa, nangalat po sila sa iba't ibang panig po ng daigdig. At yan po ay katuparan po na talagang ginawa ng ating Panginoon. So let's go back reading, no? Deuteronomy chapter 28 verse 64. Then the Lord will scatter you among all nations from one end of the earth to the other. There you will worship other gods. Gods of woods. Grabe, no, talagang sasamba sila, which neither you nor your ancestors have known. So, yan po yung una na nagkaroon po ng katuparan na prophecy dito po sa bansang Israel, no? Yung tinatawag po na dispersion. They have been dispersed, no, in different parts of the world. Next is the world, after the worldwide dispersion, next is the worldwide persecution of the Jews. Ito naman po in verse 65 of Deuteronomy chapter 28, verse 65 up to verse 67. Okay, ano po ang sabi pong ganun dito? Among those nations, you will find no repose, no resting place for the sole of your foot. The Lord will give you an anxious mind, eyes weary with longing, and a despairing heart. And you will live in constant suspense, filled with a dread both night and day, never sure of your life. In the morning you will say, if only it were evening. And in the evening, if only it were morning. Because of the terror that will fill your heart and the sights that your eyes will see. Praise God, no? Okay. So yan, natupad na naman. Makikita natin at alam po natin how the Jews were severely persecuted, no, globally or worldwide, I may say, kung saan sila mapunta, talagang na-persecute sila. Ihinula o ina-prophecy po sa kanila po na ito po ang mangyayari na magkakaroon po nung tinatawag na worldwide persecution of the Jews. And then the third po na prophecy po na nangyari po dito sa bansang Israel is the desolation of the Jewish homeland. The desolation of the Jewish homeland. Okay, Deuteronomy chapter 29 verse 22 to 28. Ito po, basahin po natin. Tignan natin ang mangyayari po sa kanila as the Bible prophesied, no? Okay. Verse 22 of Deuteronomy 29, your children who follow you in later generations and foreigners who come from distant lands will see the calamities that have fallen on the land and the diseases which the Lord has afflicted it. The whole world will be a burning waste of salt and sulfur, nothing planted, nothing sprouting. Ayun, grabe, no? Nothing planted, nothing sprouting, no vegetation growing on it. It will be like the destruction of Sodom and Gomorrah, Adma and Zeboim, which the Lord overthrew in fierce anger. All the nation will ask, why has the Lord has done this to this land? Why this fierce burning anger? And the answer will be, it is because these people abandoned the covenant of the Lord, the God of their ancestors, the covenant He made with them when He brought them out of Egypt. Verse 26, they went up and worshiped other gods and bowed down to them.
Gods they did not know. Gods he had not given them. Therefore, the Lord's anger burned against this land. Burned against this land so that he brought it so that he brought on it all the curses written in this book. In furious anger and in great wrath, the Lord uprooted them from their land and thrust them into the another land as it is now. Okay, praise God, no? So kaya ayan, kitang-kita natin kung paano po nangyari na tupad po sa bansang Israel, no? Yung kanilang lupain, ito po'y tigang, and then later on, maiintindihan pa po natin sa malalim natin na pag-aaral pa, maya-mayang konti, para maintindihan natin paano gano'n naging wasted ito pong land of Israel po na ito na binigay po sa kanila ng Panginoon. And then the fourth po, no, ito pong tinatawag po na significant end time prophecies about Israel na kung saan natupad na po. Ang pang-apat po ay wala pong iba, is the preservation of the Jewish people. Ayan, praise God, the preservation of the Jewish people. So they were preserved, they were protected by the hand of the Almighty God. And how does God did that? No, tignan natin, no. In the book of Jeremiah chapter 30 verse 7, ito po ang pagkakasabi, how awful that day will be. No other will be like it, and it will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it. Ayan, pinangako na, yung isa-save siya, ililigtas. Okay. And the next, Jeremiah chapter 31, verse 36, no? Jeremiah 31, verse 36 and 37. Only if this decree vanish from my sight, declares the Lord, will Israel ever cease being nation before me. And this is what the Lord says, only if the heavens above can be measured and fountains of the earth below will be searched out, I will reject all the descendants of Israel because of all they have done, declares the Lord. Ayan, praise God, no? So kaya ayan, makikita natin na pagkalinaw-linaw how the Lord preserved the Jewish nation. And even up to now, hindi lang basta niya preserve, no? Ang tindi ng ginawa ng Panginoon sa kanya pong bayan po na ito. So now let's talk about the beginning of the end time. The beginning of the end time. Okay, bakit kailangan nating pag-aralan at banggitin po itong bahagi po na ito? It is because there are some people, some group are saying or stating that these are not the end time prophecies, no? You know, but they are biblical prophecies or the end time prophecies. Because I want you to understand and to realize this, the end time or the last days na tinatawag, all started at the cross. Ulitin ko po uli, ah. The end times or the last days all started at the cross, no? In fact, we may see this, no? As recorded in the book of Hebrews by the author of this book, no? Or these epistles, no? Na kung saan in the author of the Hebrew or the writer of the Hebrew referred to his day, nung panahon niya, panahon na isinulat po yung book of Hebrew po na yun, during the first century, as the last days, tinawag niya na ng last days po yun, eh. Hindi lang po yung writer po ng book of Hebrews, even Apostle Peter, no? Also term and name that the period in which he was living during that time, ang tawag po ni Peter po ay last times or last days. So let's take a look at this, no? In the book of 1 Peter chapter 1 verse 5 and verse 20. Ito po ang pagkakasabi, no? 1 Peter chapter 1 verse 5 and verse 20. Who are kept by the power of God? Who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. Oo, yun, nakita nyo, binanggit niya yung last time. Praise God. Ano pa po? Verse 20, he indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Okay, so kaya po yan, no? And also in the same epistles na isinulat po ito ni Peter, no? In the book of 1 Peter chapter 4 verse 7, ito po ang pagkakabanggit niya po in New King James Version po, no? Ito po, the end of all things is at hand. Binanggit niya po yan. The end of all things is
at hand. Yun ang pagkakabanggit po ni Apostol Pedro. So, clearly, the end time is started 2,000 years ago. Yan, praise God, no? So, malinaw na malinaw po na ang end time po, no, ay nag-start na po 2,000 years ago. Eh, isipin nyo, kung ito'y 2,000 years ago na nakapag-start na, eh, di, ibig sabihin, eh, di, lalo ngayon, 2022 na, grabe. Eh, di, mas lalong end time na end time po sa panahon po natin ngayon. Okay, so, presently, we may all agree that we are living in the last days or at the end of the end times, and we know and we are sure about this because the scriptures give us the hint, no, the hints to observe, no, that will indicate that the end of the age. So it is very clear sa ating pong lahat, no, what I have stated about the fulfillment of the prophecies po na ito, nagbibigay lamang po ito ng pagkalinaw po, no, lahat ng mga isinulat po dito po sa salita ng ating Panginoon concerning Israel po, lahat ng mga propesiya na may kaugnayan po sa Israel, eh hindi lamang po ito pang tribulation or pang millennium po na tinatawag, kasi may mga natupad at nangyari na po. Now, bilang karagdagan pa po dyan, no, there are other futuristic prophecies, no, in God's word, here in God's word concerning Israel, na meron po, it's either partly or partially fulfilled, no? ARO, yung iba naman ay fulfilled completely during the 20th century, and they are prophecies, no? They are prophecies that points to the soon return of our Lord Jesus Christ. Glory to the Lamb. Hallelujah. So, having said that, no, we already talked about Israel and the Bible prophecy. Now, let's move, no, talk about, no, kagaya ng sinasabi mo, we have this title po, no, subtitle nga po natin, how the biblical prophecy unfolded in our modern time. Okay, so now, let's talk about the modern day fulfilled prophecies concerning Israel. Ayan, okay. Tignan naman natin ngayon yung mga modern day fulfilled prophecies concerning Israel. Okay, let's all get ready. Pagdating po rito, napakaganda po nito. Tignan ninyo, paano mga natupad po ito sa makabagong panahon po natin. Itong mga salita po na ito ng ating Panginoon, especially or particularly and specifically regarding Bible prophecies, no, dito po sa bansang Israel. First, okay, ito po, the regathering of the Jewish people in the last days. The regathering of the Jewish people in the last days. Okay, no? So, pag ito ang unahin natin, ito pong panunumbalik nito pong mga ng mga Hudyo sa bansang kanila po na minamahal, ang Israel po na ito. So, tignan po natin, no, sa salita ng ating Panginoon in the Hebrew Scriptures specifically, no, in the last days, the Jewish people will be regathered in an unbelief from the four corners of the earth. Ibig po sabihin po nito, eh sila po'y titipunin at ibabalik po, manunumbalik po ito sa kanilang sarili pong mga bayan. At ito pong kanilang panunumbalik po na ito sa kanila pong bansa, sa kanila pong bayan po na ito, na kung tawagin ay last days. Listen to this, no? Ito po'y nagsimula, no, in the late 19th century. Okay, paano po nangyari at nag-umpisa po ito? Ito po'y nag-umpisa po sa pamamagitan po, no, nito pong isang Hudyo rin na sumulat po, na writer po, na by the name of Theodor Herzl, no? Si Theodor Herzl, no, na kung saan sumulat po siya ng kanya pong aklat po na The Jewish State, no? Kung saan ang advocacy po nito pong si Theodor Herzl po ay makabalik po ito pong tinatawag po na kanyang mga kababayan, ito po mga Hudyo po na ito, sila ay manumbalik sa kanila pong sariling bayan, no? As I have mentioned, eh, dito po nag-start po yung eksaktong word, parang campaign, eh, parang ganun, eh, or promotion na makabalik po ito po mga Hudyo po na ito na nangalap sa iba't ibang lugar, bumalik na po sila sa kanila po mga bansa po na yan. Now, try to imagine this, bakit ko po sinabi, no? Around 1900, no, the Jews in Israel were only 40,000 Jews. Imaginin po ninyo yan, no? 40,000 lang ang Hudyo po nung panahon po na yun, around 1900. Now, after po, no, by the end of World War II,
matapos po ang pangalawang digmaang pandaigdig. This number had risen to 800,000. Ay, grabe, palaki na ng palaki, mga kapatid kaibigan. Grabe. Okay, ibig sabihin, lumalago, umuunlad ng umuunlad ang bayan ng ating Panginoon. At sa ating panahong pangkasalukuyan, today, 2022, sa panahong pangkasalukuyan natin, today, 2022, it stands at nearly 7 million, or to be specific po, is 6.93 million po ang populasyon po, no, dito na sa Israel po na ito, no. So the Jews keep returning to their homeland, and walang kaduda-duda po, this is a prophecy that is being fulfilled before our eyes, na nakikita po natin, hindi natin maitatanggi. Just recently, no, last month lang, no, meron po mga Ukrainian Jews po na mga nag-decide na naman, another group of Ukrainian Jews ay bumalik na naman po dito po sa kanila pong homeland po na ito. Praise God, no? Another fulfillment. Nakikita natin yan, kapatid, kaibigan, sa ating pumangata, sa pangkasalukuyang panahon na nangyayari. At alam ko, marami pa na mga Hudyo po na magbabalikan po sa kanila pong bayan, sa kanila pong bansa. Of course, with a lot of reason, but one of the main reason kaya po sila babalik po at naghakandamahog po sila na kukumahog po sila, I mean, no, sa pagbabalik po sa bansa po nila na yan, it is because, no, that the third temple is now already prepared. In fact, no, I have personally received, no, email para po dito po sa mga Hudyo po na ito, particular po sa grupo po na nag-aayos po nito po nga tinatawag po na third temple po na ito. They're very much excited, no, ito po mga Hudyo po na ito. In fact, nag-update nga po sila, at ang isa sa makabagong update po nila, every details, no, ready na po, no, handang-handa na po sila na itayo po nila lahat ng gagamitin, no, kumbaga po go signal na lang, eh, lahat ng materials, they are all now already available, no, nandun na, wala nang problema yung gagamitin nung high priest po, no, pati yung gagamitin po na pang-alay, lahat yan ready na po, lahat ng mga materials, mga vessels po in the temple, ready na po. Kaya dapat tayo ay maging ready na rin, of course, no, sapagkat isa lang ibig po sabihin yan, napakalapit na. In fact, isa rin po magandang balita, kaya po nila na maitayo in less than 6 months, no, or to the maximum of 1 year, maitayo po nila ito pong tinatawag po na third temple po na ito. Wow! Diyan yung makikita, napakabilis na po ng lahat ng mga pangyayari at nagaganap sa ating pong mga paligid. So kaya po sila nagdudumali na bumalik po diyan. Now, another modern day, no, prophecies fulfilled in our time, no, I think about especially ito pong the reestablishment of the state of Israel on May 14, 1948. Ayan, praise God. Dapat purihin ng Panginoon po yan, no? Alam po ninyo, yung pangyayari po na yun ng reestablishment of the state of Israel on May 14, 1948, this was an obvious and exact fulfillment of the Bible prophecy. Yan, no? So it is achieved and completed fact, no, and it is a miracle of God. Bakit ko sinabing miracle ng Panginoon yan? Isaiah chapter 66 verse 7 to 8. Ito po ang pagkakawika po at ang pagkakabanggit po. Isaiah chapter 66 verse 7 up to verse 9. Before she goes into labor and she gives birth, before the pains come upon her, she delivers a son. Who has ever heard of such things? Who has ever seen things like this? Can a country be born in a day? Ayun, binanggit na. Can a country be born in a day, or a nation be brought forth in a moment? Grabing pangako ng ating Panginoon, no? Okay, so kaya anong sabi niya? Yet, yan ang magkakabanggit niya po. No sooner is Zion in labor than she gives birth to her children. Do I bring to the moment of birth and not give delivery, says the Lord? Do I close up the womb when I bring
to deliberately says your God, no? So ito malinaw at klarong-klaro para po sa lahat po sa atin, lalo na sa mga mananampalataya, sa masugid po na nag-aaral po propesiya, ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang po ito basta pangyayari na kung saan nakagaya ng iniisip nila na parang basta lamang preparasyon, no? No, it's already of performed by the power of God. Of course, definitely nangyari po yan na napakahirap, pero nandyan ang kamay ng Diyos para po matupad ang lahat-lahat ng yan. So, we all know, 1948, nangyari po yan, wala na po tayong makikita pa na pag-aalinlangan dapat, no? Na ang lahat-lahat ng ito ay nangyayari po sa ating makabagong panahon. And then, so, susunod po, pangatlo po, ano pa po yung nangyari po sa mga bagong panahon po natin dito? Of course, ito pong tinatawag na the revival or the restoration of the Hebrew language in the end times. Praise God! Hallelujah! Biro nyo, talagang punong-puno ng revival. Ito, revival or restoration of the Hebrew language in the end time, no? So, this is another Bible fulfill the Bible prophecy before our very eyes, no? The revival or the restoration of the Hebrew language from the dead. Yan. Nakita natin kung bakit ko sinabing revival or restoration of the Hebrew language, no? From the dead. It is because during the first and second centuries, no, as I have mentioned earlier, yung tinatawag po na dispersion of the Jews, no? They were scattered, yung diaspora na tinatawag po na yun. They were dispersed or scattered from their homeland and they stopped speaking Hebrew. Bakit ko po sinabi na they stopped speaking Hebrew? For the reason po, nung nangala po sila, the Jews who were scattered in Rome mixed with the Hebrew with German and created a new language called Yiddish. Ayan, okay. So, nung mangala po ito pong mga Hudyo po na ito, nung mga napunta po sa bansang Europa, no? So, ang ginawa po nila, yung Hebrew na language po nila, nahaluan po ito. It has been mixed up with the German na language. So, ang tawag po ron, yung Hebrew with the German language po, mixing up together, no? Or combining them, ang tawag po doon ay Yiddish. Now, sumunod po, yung Jews naman na nag-scatter naman in the Mediterranean na basin po na yan na tinatawag. Mixed Hebrew with Spanish. Ito naman, Hebrew with the mixture of Spanish, no? And created a language called Ladino, not Latino. Ayan, okay. Ladino po ang tawag po ron. So, dahil po dyan, meron pong propesiya ang ating Panginoon in the book of Zephaniah chapter 3 verse 9. So it has been a prophesied that the Hebrew language would be revived in the end times, no? And since we are living in the end times, ito po yung nangyari na po sa atin, no? It happened in the late 19th century, no? And the early part of the 20th century, because ito pong tinatawag na yung hard work nito by the man named called Eliezer Ben Yehuda. Ayan, praise God, purihin ang ating Panginoon, no? Sa buhay nito pong si Eliezer Ben Yehuda, no? He has been called the reviver of the Hebrew language because of his hard work for the Hebrew language, no? Siya po ang nag-umpisa po niyan, siya po ang nagpagal, no? In a way, no? In fact, grabe po ang pagtitiis din na ginawa po nitong si Eliezer Ben Yehuda po na ito. It is because siya po yung nag-translate po from Hebrew to English, no? And then English, Hebrew po, para nang sa ganun, ma-preserve po. During the first stage po, ang daming persecution na inaabot po ni Eliezer Ben Yehuda po na yan. Hindi lang persecution doon sa mga taong hindi naniniwala po sa kanya, but because of his passion, no, na ma-preserve at manumbalik, ma-restore, ma-revive, ito po nga pure language, no? That's what the Bible mentioned in the book of Zephaniah chapter 3 verse 9. Yung pure language po na ito ay magbabalik po talaga at kinakailangan mangyari. So this has been the passion of Eliezer Ben Yehuda, even though maraming kumokontra po, no? Maraming hindi sumasang-ayon. In fact, yung mga opposition na nararanasan niya, hindi lang yun. Grabe po yung pangyayari sa buhay niya. Namatayan din siya ng asawa, yung una niyang asawa.
part lang ng ano ng history, kasaysayan ito pong or biography, no, a small portion of biography nito pong si Eliezer ben Yehuda nung siya po ya mamatayan ng asawa, yung kanya pong asawa po ay nag-request na kung maaari, kung siya, pag siya ay namatay na nga at malapit na during the deathbed, ni-request niya yung kapatid niyang nung babae, ang siyang pupwede sanang mapangasawa nito pong si Eliezer ben Yehuda. Anyway, mabait po ito at masunuri, no? After 6 months po, pinakasalan niya po yung kapatid. Pero ang masama, masaklap nito, meron po siyang tatlong anak na in a span of 10 days po, na namatay po ito pong anak niya po na ito. Grabe, nakakalungkot. In a span of 10 days tatlong anak niya po, no, namatay po due to diphtheria, if I'm not mistaken po. So ganyan po yung pinagdaanan po niya, pero nanatili po siya na at malaki ang contribution niya kung bakit gayon ang bansang Israel o ito po mga Hudyo po na ito or these Hebrew children po na ito na revive po, no, ito pong kanila pong Hebrew language po na yan. In fact, napakarami po, no, na mga sobrang nagmamahal, no. Isa po dyan ay wala pong iba, no, ito pong si Natalie Portman ng Hollywood po, no, ay napakahusay po niya na nag-aral pa po yan ng salita sapagkat siya po'y Hudyo po, no? Nag-aral po yan ng mahusay, nagpakadalubhasa po dito po sa kanila pong lingwahe po na ito, no? So, yan ang contribution ni Eliezer ben Yehuda, no? So, yung revival, no? Ng tinatawag po na Hebrew language. And then next po is the reclamation of the Jewish homeland. The reclamation of the Jewish homeland. Palakpakan natin po ito. Exciting po itong lahat-lahat ng ito kasi nangyari po ito sa panahon natin in our generation. Maaring yung iba hindi pa pinapanganak nga noong mga panahon po na to. Pero ibig po sabihin, maaring lumampas na, makikita natin ang katunayan at ang pangako na ito ng salita ng ating Panginoon. Okay. The reclamation of the Jewish homeland. No? Similarly provable and verifiable is the reclamation of the Jewish homeland, no? So the Bible prophesied that the Jewish homeland would be a desolation after the Jewish people were expelled from it. Nangyari po yan. Nung ma-expel po sila from their homeland, no, ano po nangyari po? Tignan nyo po yung kanila pong lupa po na yan, na hindi po talaga naging maayos, no? In fact, no, the moment po na bumalik lamang po sila dito po sa kanilang lugar po, sa bayan po na yan, no, as the Bible prophesied, no, that it would once again become a land of milk and honey. Dati po, wasteland po siya. Okay, tignan po natin. In the book of Ezekiel, chapter 36, verse 34 and 35. Ezekiel, chapter 36, verse 34 and verse 35. Okay, ito po ang pagkakasabi. The desolate land will be cultivated instead of lying desolate in the sight of all who pass through it. They will say, ito na, tignan niyo ang nangyari, ha? This land that was laid waste has become like the Garden of Eden. Praise God! Kita ninyo? It has become like the Garden of Eden. The cities that were lying in ruins, desolate and destroyed, are now fortified and inhabited. Praise God! Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah! No? So, napakalaki po ng pagbabago na nangyari po sa bansa po na ito, no? During the late 19th century po, at the time when the Jewish started returning to their homeland, it was a total wasteland. The land looks a lot like a desert. Okay, no? So, direct pakipakita nga natin sa kanila para masubaybayan po nila. During the late 19th century, at the time when the Jews started returning to their homeland, it was a total wasteland. The land looks a lot like a desert. Because the largest part of the valleys in the land of Israel, no,
It had become a malaria-infested swamplands. No? Ganun po ang nangyari. So, yung mga leading Jewish pioneers na napunta po ron, they started planting trees, no? Sa pagtatanim po nila, kahit na parang wasted po yon. And then, pagkatas, ang ginawa po nila, ni-reclaim nila yung tinatawag po na mga lupa po na yan, na mga tigang, binungkal po nila, pinagtrabahuan po nila. And look at the Israel sa panahon po natin ngayon. Today, no? It is so unbelievable that Israel become the leading bread basket in the Middle East. Grabe ang ginawa ng Panginoon. Sobra po. In fact, no, sobrang kamay ng Diyos nasa bansang Israel. Bakit ko po sinabi po, no? Like for example, in agriculture, sila po yung bansa na disyerto, pero they have the most advanced technologies in terms of agriculture. Isa na po yan. Kaya ang isang kapuna-puna po sa kanila, bagamat sila'y disyerto, may kapasidad po sila na talaga makapag-produce ng napakagaganda po. At yung kanila mga pananim po, ang isang magandang halimbawa po, ito pong lemon po na tinatawag. Yung lemon po na yan, ang naipoproduce po nila, no, grabe po yung kanila po nga, yung isang puno po, ang ipinoproduce ng isang punong nakatanim po na lemon sa Israel po, ay ang equivalent po ay nasa 5 hanggang 10 puno po ang naipoproduce po na lemon po. No? Ganong katindi po sila. At in fact, no, tinalo po ng bansang Israel ang New Zealand po sa pagpoproduce po ng honey, ng gatas, no, ng milk na tinatawag. Yung baka po nila, kahit ang US, talo po, no? Dito po sa bansang Israel po na to, ang naipoproduce po nung isang baka po nila, ang equivalent po, 5 baka po, no? Na ginagatasan sa kanila, isa lang, pero parang ang lumalabas na gatas po doon sa baka po, hanggang 5 hanggang 10 po. Ganun po katindi, grabe. Wow! At lahat po, nagtatribe po sa kanila, kahit ganun po sila, no? Unang-una, napakaliit na bansa po nito, mas marami pa nga po ang Pilipinas eh. Ilan lamang po ang populasyon po nito? Almost 15 million eh. Grabe, sa Manila lang eh. Kayang tabunan po ng populasyon ng Manila po yung Israel. Ang tindi po, isipin po ninyo, grabe. So, yung kamay ng Diyos ang naroon. Bakit natupad at nangyari po yung lahat ng bagay? Another po is the resurgence or yung tinatawag na rebirth, no, of the Israeli military. The resurgence or the rebirth of the Israeli military. So another prophecy that has been undeniably fulfilled in our time, in our modern times, no? Ito pong tinatawag na, I would say, revival din or rebirth nito pong tinatawag na Israeli military. As prophesied in Zechariah chapter 12 verse 6, that in the end times, no, ito ang promise ng ating Panginoon. Zechariah chapter 12 verse 6, on that day, I will make the clans of Judah like a fire pot in the wood pile, like a flaming torch among sheaves. They will consume the surrounding peoples right and left, but Jerusalem will remain intact in her place. Praise God. Hallelujah. Ganyan ang promise po ng ating Panginoon sa kanila. Isipin po ninyo ang sinasabi po, gagawin niya po dito sa clans of Judah like a fire pot in the in a wood pile, like a flaming torch among sheaves, no? Ibig sabihin, grabe po yung magiging powerful po sila military wise na tinatawag, no? And today we can witness the incredible military power of Israel as one of the fulfilled prophecies po dito po sa Bible. Now as of 2020, no, as of 2020, Israel is one of the world's smallest nation with a global population of core Jewish population of almost 15 million or to be specific, 14.8 million. Ano po yan? 0.2% of the 7.95 billion worldwide population. Isipin po ninyo, yan po sila. Pagkaliit-liit po nila. Imaginein po ninyo, 14.8 million ang kanila pong ang kanilang populasyon po, no? 0.2, no? Ng populasyon po ng buong mundo. Pero nagtatribe po sila. In fact, sila po yung isa sa pinakamaliit, no? They are one of the smallest nations, yet they are ranked by all experts as one of the top military powers in the world. Grabe, no? Ganyang katindi po ito pong
bansang Israel po niya. Ganyan, tingnan ninyo ha, ito, I will show you kung gaano po katindi po yung military might and power ng bansang Israel. Direct pakipakita nga natin sa kanila somehow, no? Ayan, no? Nasa pang-8, hindi po nawawala. Actually, hindi lang po pang-8 po yan dahil sa akin pong pananaw at personal na opinion. Ito yung sinasabi kong personal na opinion, ha? Ang pinakadalubhasa po sa makabagong panahon, pagdating po sa tinatawag po na paikipagdigma, ito po'y walang iba kung hindi po ang bansang Israel. Sanay na sanay na sanay. Hasang-hasa sa gera na po ang tinatawag na bansang Israel. Wala na po nga kita ninyo kahit na si Hinong parang magtulong pa sa kanila eh. Eh hindi sa ano pa man bagay. Ito'y opinion ko lang man po. Opinion ko lamang po. Ulitin ko po ulit, no? They have the most advanced military technology in our present time. Yes, naniniwala po ako dyan. Isipin po, grabe po, no? Sapagkat kagaya ng binabanggit ko, hasang-hasa ang bansang Israel pagdating po sa tinatawag na pakikipagdigma. And then another thing po, ito pong tinatawag ko, lastly, the reoccupation of Jerusalem. Yan, okay, praise God. Okay. So, lastly, concerning Israel before tribulation begins, no, bago mag-umpisa, ito pong ang prophecy po nung tinatawag po na salita ng ating Panginoon. Ang Jerusalem po, it will be reoccupied, no, by the Jews. Yan po ang sabi pong ganun, eh. And that it will become the central and crucial point of world politics, no. So, iyan ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Once again, basahin natin Zechariah chapter 12 verse 2, verse 3 and verse 6. I am going to make Jerusalem a cup that sends all the surrounding peoples reeling. Judah will be besieged as well as Jerusalem. On that day, ito na, on that day when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all nations. All who try to move it will injure themselves. Verse 6. On that day, I will make the clans of Judah like a fire pot in a wood pile, like a flaming torch among the sheaves. They will consume all the surrounding peoples, right and left, but Jerusalem will remain intact in her place. So, the Jews take back the city when it was captured in the Six-Day War in 1967, also known as the June War or the 1967 Arab-Israeli War or the Third Arab-Israeli War, no? And today, lahat ng mundo po naka-focus na. Kita nyo, sabi ko nga, magiging sentro po, no? Yung epicenter, no? Epicenter ng world politics, no, ng lahat ng bagay po, no, kahit po sa military, yan po ang mangyayari po sa bansang Israel. Praise the name of Jesus. So next week, no, hanggang dito na lang po muna tayo, and next week po ipagpapatuloy natin yung pinaka last na part po nitong ating tinatalakay. The future is here, and ating babalikan po, no, ito pong tinatawag po ng mga pag-aaral po natin sa mga susunod pa na mga panahon. But for now, tatapusin po natin ito by next week. Hindi lamang po itong subject natin na ito na the future is here, no? Pati po yung tinatawag po na kabuuan na po nung series po na ito. We will end the entirety of this series po na ito. Praise God, no? So, napakaganda. And then by next week, part 2, balik po tayo with itong part 2 po na itong the future is here. How the biblical prophecy unfolded in our modern times, no? Okay, so ngayon sa oras po na ito, nais ko pong pasalamatan ang bawat isa po sa atin for giving us the opportunity na makapanood po kayo, and nais din namin kayo mabigyan rin naman at the same time, maibalik din naman sa inyo. Itong opportunity po na ito na para po magkaroon po kayo ng pagkakataon na inyo po nga mabigyan ng puwang sa inyo pong mga puso. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yamang nakikita natin sa panahon po natin ngayong pangkasalukuyan, ang lahat-lahat po nang yan na nagaganap. Kaya kung maaari po ay ating pumbuksan ang ating puso para sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sino man po sa inyo mga nanonood sa mga oras na ito, ang nagnanais po
na matanggap ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating kaisa-isang Diyos sa kanyang buhay, ito po ang pagkakataon. No? So, kagaya nga po ng aking po nga nababanggit po, sa pagwawakas po ng ating online service po na ito, we don't want to end this online service without giving our first-time viewers the opportunity to take the initial steps in obedience to the gospel by repenting of their sins and receiving Jesus Christ as the Lord and Savior of their lives. Ito yung pagkakataon mo, kapatid, para tanggapin mo ang ating Panginoon. Kaya inaanyayahan kita na ikaw ay sumama at makiisa sa panalangin po na ito bilang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan po ninyo ako at sumunod po kayo sa maikling panalangin po na ito. Aming Panginoong Jesus, sa oras po na ito, ako'y lumalapit sa iyong banal na harapan. At hinihiling ko, Panginoong Jesus, na sa oras po na ito, at aking pong buong pagpapakumbabang inaamin sa iyong harapan na ako'y isang makasalanan sa harapan po ninyo. Panginoong Jesus, wala po ako magagawa upang iligtas ko ang aking sarili. Kailangan ko ng iyong kapatawaran. Mahabag ka po sa akin, Panginoon. At binubuksan ko ang aking puso sa mga oras po na ito. At aking pinagsisisihan ang lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Ito may kasalanang nasabi ko. Ito may ginawa ko. O ito may inisip ko, Panginoon. O anumang bagay na nagawa kong hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoong Jesus. Linisin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan po na ito. Pawiin mo, Lord, ang lahat ng mga kasalanan ko po na ito. Linisin mo sa pamamagitan ng banal mong dugo. Panginoong Jesus, ako'y nananampalataya na ikay namatay, inilibing, at nang maikatlong araw, ikay nabuhay na maguli. Kahit sa oras na ito at sa araw na ito, tinatanggap kita bilang sariling Panginoon. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos ng aking buhay at tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas ng aking kaluluwa. Aking pong ipinagkakaloob sa iyo ang aking sarili. Tanggapin mo po ako, Panginoon, at baguhin mo po ako bawat araw sa biyaya ng iyong Espiritu Santo at sa tulong ng iyong salita. Salamat, Panginoon, at ito po'y hinihiling ko sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. To all the members of this church, Jesus Christ, One God, One Gospel Church, no? To all of our friend churches, followers and subscribers of this YouTube channel, no? That's our message for this Sunday online service. And I hope it was a blessing to you, and I hope you'll be back with us by next week, no? And when we will continue, ito pong last part, no? And the last subject po ng ating pagtalakay po na ito. So, sa inyo pong lahat, that's the word of the Lord for today here in our Sunday online service. Until next week, no? God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, One God, One Gospel Church, saying, Baruch haba, Bashem Adonai. Okay, so yung part 2 natin, ayan po, by next week po, and our TNT subject po, no? Ito po ang siyang ating tatalakayin, the Gospel-Minded Church, na napakagandang subject. See you this coming Thursday, and also next Sunday. God bless. Music.